ma-press yung ano namin. May suki kami, mula nung pinayokol pa yung team, suki na namin yun. Todo rin ang ilati si Fanny, na araw-araw na mabalikin ang kami ng baboy ng tiba po sa 20 kilo. Panis na na kung kanina. Pangitin na kung kanina. Sinasabi ko ng kanina, pagkuhan. Oh, may tatak na sa gilid, yung sa kanila. Meron na po tatak. Kaya ang mga kumakain sa karinderiya, mas nagiging mapanuri na rin daw. Kahit sino naman, dapat kasi mapili rin sa kinakain nila. Make it sure na tama sa sigurado yung kinakain nila, malinis. Mike, linawin naman po natin, na dito sa Kumuning Market sa Quezon City, wala naman pong mga nahuling botsa dito, double dead na karne, at wala rin pong mga binabagsak. Sa punto mo ito, makakasama natin ang isang meat vendor na si Larry. At very briefly, tuturuan po nito, ibibigyan niya tayo ng tips kung paano nga ba natin malalaman kung presko pa nga ba o sariwa ang mga nabibili natin karne sa mga pamilihan. Mang Larry, paano nga ba natin malalaman kung tips ang may bibigay niyo sa mga namimili ng karne ng baboy? Makikita mo yan sa kulay ng baboy pagka medyo maputla na siya tapos hindi pantay yung kulay niya. Yun, maging aware kayo doon kasi makapotla yun. Saka pag buba yung pili ng baboy, may makikita kayo dyan tatak galing sa akin ng ayos is daughter pa. Inatatakan nila yan. Okay. Meron po bang halimbawa ano po dapat ang itsura ng balat niya pag hinawakan yung texture? Ano po ba dapat yung kailangan namin isipin or tandaan? Pag malagkit na yung balat, makasakaling ano yun, siya na yung baboy. Nabanggit kanina ni Sir ni Mang Larry, Sir Mike, no, na kailangan meron ito. Isa nga po ito actually na sinasabi nga ng meat squad na dapat pag bibili ng kami, kailangan natin sinabi lagi na meron tatak ang kami. Pero pag ganitong oras na po, na karaniwan ay paubos ng mga tinda, paano po yan, Mang Larry, kung wala na pong tatak ang kami? Halimbawa ito, medyo na nabili na po yung part na yun. Ano po yung assurance namin mamili na? Ito nga po, yung ma-assessing inspection. Ito ba talagang maayos ang posisyon? Alas 9, pupunta ako ng NBI. Alas 9 ka. Yung tatak na makikita niyo sa baboy is nakapalas. Kung wala pong tatak, wala naman pong masama mga kapuso. Kung hahanapan po natin ng permit ang mga vendor, ebiyan na lamang po tayo ng press kung ang ating mga usari o rather na mabibili ang mga karne dito sa mga pamilyan. At paalala lamang po, Mike, ang mga double dead o botsya ay hindi po nangangahulugan ng mga double dead lamang ito. Maaari kasing double dead ito or rather maaaring botsya ito kung ito ay marimi dahil sa mga delivery sa paghahatid nga po ng mga karne sa mga pamilihan. Mike? At paalala din sa mga nanonood at nakikinig, parisol na ang mga mamimili may karapatan na pakitaan ng papeles na hawak mo yan at tumakatata doon sa mga baboy para masigurado hindi sila botsya. Maraming salamat, parisol at karama. Ang ganda ng advice si Marisol. Ako, mga kapuso, bukod sa botsya,